Hello, good morning. So, welcome back sa ating channel. Ayan, so may gagawin ulit tayo na GPU. Ayan. So, ito ay from Negros Occidental. Okay. Ayan, ito yung gagawin natin. It's a GPU. Kapitin lang natin yung yung tape na to ay wala ng alisan. Sa customer natin ay si Sir Jonel Katel. Ano to? Katel yun. Yan. Wala na to. Sira na tong tape. Di naman to natatanggal. Dumidikit na sa plastic. Makapit na tape. Yan lang. Wala nang tanggalan. So, itong i-re-repair natin ay 1070. 1070. Aray. Tusok ako ah. Makapit yung tape. So, gigabyte. Gigabyte ang ating i-re-repair. Dual pa. Sakit. Ano yung nakatusok? Natusok tayo. Ah, ito. Capacitor. So, yan. Ang problem nito, ang problem niya ay gigabyte issue, black screen. Okay, black screen daw ang issue. Yun ang sabi ng ating customers. So, black screen. Sipat-sipatin lang natin. Okay, black screen. So, ibig sabihin, may problema ang VRAM. So, check natin muna yung kanyang VRAM. Ah, VRAM yung kanyang tawag na ito. Kanyang main power rail. So, let's check main power rail. Kailangan natin maging sigurado. Na walang problem ang kanyang main power rail. So, check natin yung 12 volts. So, diode mode lang ang aking ginagawa. So, pwede naman sa ohms. Yan, mas gusto ko yung diode mode. So, lagi nakataklob ang aking so, test natin ang 12 volts. So, from the left, 12 volts. Check natin kung shorted. So, not shorted. 3 volts, not shorted. Makita nyo naman sa ating tester. Tapos, yung external power supply, 8 pin. So, check natin kung shorted or not. Okay, not shorted. Okay. So, anong klase ang design nito? Yan. Testing natin yung kanyang testing natin siya dito.
kung anong klase, black screen. Oops, bakit siya nag-on? Okay, nag-on agad siya. Sasalpak pa lang natin, nag-on ha. Anong issue? Nag-on? Bakit siya nag-on? Okay, 8 pin. Tapos gamitan natin ang DBI. So, power on natin siya. On. Okay, pan-spinning. Ano yung natunog? Ano yan? Ano natunog? Ah, ito. So, yan. Black screen nga siya. Ayan siya guys, black screen. So, may problema kanyang VRAM. So, ito ay GTX. Ibig sabihin kaya natin i-testing yung kanyang VRAM. Okay, F10. Testing natin yung VRAM. Ano klase ang problem niya? Black screen siya. Okay, up natin. So, naka-block screen siya. Salipak pala ang ating nasa oran natin, power on. Ayan, natin matesting siya. Ayan, so, black screen eh. Hindi siya nagdi-display. So, may problema kanyang VRAM. Kailangan lang natin siya i-testing mga ilang minutes hanggang sa mamatay. Tagal-tagal lang yan. Kaya antayin nyo lang guys. Namatay yung ating ilaw sa keyboard. Ilaw dun. Yan. Nakahang ba? Hindi naman siya nakahang. Hindi siya nakahang. So, titest pa yan. Tingnan lang natin. Puno rin ito eh, sa data lines. Sisend na lang natin siya, hindi na load. Medyo matagal lang. Dual pan, medyo mahaba yung GB na to. 8 GB.
yatang hindi namamatay. Hindi naman siya nakahang. Black screen pero hindi namamatay. So, hintayin lang natin mga ilang minutes. Baka matagal lang mag-reading. Ayan guys, so medyo matagal lang yung naging ano dahil yung ginagawa natin is black screen yung Gigabyte. So, ilang araw pa yung dumaan kasi may missing parts sa likod. Ngayon, hinantay pa natin yung customer na ano. Bali, nagpadala uli siya ng mga donor boards. So, ito na siya guys. So, i-re-repair natin. Ito siya. Yung ating i-re-repair continuation. Ayan guys. So, ipakita ko lang sa inyo. Ayan. So, ito guys yung ating inire-repair. Bali, ilang araw din yung lumipas. Yung una niyang pinagawa na 1070 na SOTAC. So, nai-return na natin sa kanila. Good na guys. Okay na. It's working na yung SOTAC. Ngayon, yung inire-repair natin, ito naman siya. So, dahil black, di ba mapansin nyo guys, is black screen. So, nagpadala siya ng dalawa guys. So, ito siya. So, dalawa. Ito yung donor. Na dalawa na to. Ayan. So, donor. Ngayon, ito yung dati guys, yung black screen na naunang ginagawa natin na pansin nyo. So, dumating na yung pyesa guys, napalitan ko na siya, itong nasa likod na to. Yung nawawalan pyesa dito na capacitor. Pero guys, napalitan ko na siya. So, still black screen pa rin siya guys. Ayan. So, konti testingin natin siya, mapansin nyo. Ayan. Salpak natin. So, power on natin siya. Umiinit naman yung chip niya. Pero na-testing ko na siya guys. Na pag-check ko na rin. Yan. Yan. Nag-ano naman siya. Nagde-display. Yung di ba yung mapansin nyo nung una natin ginagawa. Nung nakarang araw. Silang weeks din. Isang week. Isang linggo din yata. Yan. Napansin nyo. Black screen lang siya guys. Yan. Nag-auto-adjust yung monitor. Pero black screen. Ay, isang port. Ayan. So, still black screen pa rin siya. So, itong nire-repair natin na ito ay may problema sa VRAM or sa GPU chip. So, 50-50 ito guys. Ayan. So, walang choice. Patayin na natin. Ayan. So, lumipat tayo dito sa isa. Ayan. May pinadala kasi dito. Ngayon, wala na itong pag-asa. Still black screen. May problema sa chip. Or sa VRAM. So, masyadong marami yung VRAM niya. 8 siya. Kung 8 gig siya. 8. Ayan. So, 50-50 ito guys. So, na-test ko na yan. Yung mga pyesa. Ayan. Sa mga test point niya. Kompletong voltages nito guys. Kompleto. Walang problema sa data lines. Kasi nagdi-display siya eh. Pag book power on mo siya. Nagdi-display. Black screen kasi siya guys. Ayan. Ibig sabihin. Wala siyang signal na pumapasok. Parang ganon. Ayan, na-test na natin yung mga port na yan. So, wala pa rin. Ayan, so, ngayon, dako tayo dito sa pinadala niyang dalawa. Ito yung pinadala niya, dalawa, saka ito. So, ang problema naman nito, guys, sa kanya rin to, doon pa rin sa may-ari natin. Doon sa may-ari nung, ano. Ang problem naman ito, mga missing parts din, guys. Missing parts. Ayan. So, ngayon. Ito siya, guys. So, show ko sa inyo, itong ganito, na-tester ko na to. Na-test ko na siya, guys. Hindi ko na napakita sa camera. So, kanina ko pa kasi siya ginagawa eh. So, medyo tinatambad tayo sa pagbibideo kanina. So, hindi, tambak na kasi ulit tayo guys ng repair eh. Kaya, hindi na medyo ako nagre-record kapag sobrang dami. Kasi ang pending natin ngayon is, nasa 15 pieces na guys. 15 pieces na yung pending natin. Ngayon, gusto ko lang i-share yung ano nito, problem. Yan. So, bagamat naikabit ko na yung mga piyasa. Kasi ito guys,
ano lang, sa simpleng problem lang naman ito eh. Ang ano kasi nito, siguro technician yung may-ari. Yun ang sa tingin ko, technician, ano? Yan. So, ito ang problem, guys. Missing parts, tapos yung isa, missing parts. Ito, itong black screen, missing parts. Kaya lang, nung kabit natin yung mga piyasa na wala, still black screen. Ibig sabihin, either tinamaan yung VRAM nito. Ayan. So, technician siguro may-ari eh. Ay, yung nagpapadala sa akin. Yan. So, kasi nakapagpagawa na siya since 7th rin. Ayan. So, ngayon ito guys ay ang prob ano naman ito, tinesting ko na siya. Kompleto yung voltages. Yan, kompleto. Tapos itong isa, tinesting ko rin to. Ito naman, patay yung voltages. Yung mga second power rail niya. O, main power rail, patay siya. Ang available lang yan, 12 volts yan. Tapos 5 volts na... Actually, wala din pala itong 5 volts. Kasi itong 5 volts nito eh. Ito. Ito, walang 5 volts. Yan. Ibig sabihin, may problem siya. Bukod kasi sa, ano guys, wala pa tayong mga, ano, kulang ang piyesa, mga missing. So, siguro eh, nagasgas na sa mga, ano, sa mga, kumuha, pag, ano, lagay-lagay, siguro patong-patong. Siyempre, kung technician yun, eh, di ba, siyempre, ganun. Patong na sa matitigas na bagay, nakaskasa na siya. So, ganun rin ito, guys. Ang, ito naman, guys, ang problem na ito, ang nawawalang piyasa dito guys, sobrang dami. Yan. So, yun lang gusto kong i-share. Ang nawawalang piyasa dito guys, ay napakarami. Sobra. So, ang ano naman ito, isa na to, is kumpleto yung voltages. Ngayon, ang ginawa ko siya guys, sa kanya guys, siyempre kumpleto. Walang display. Walang display siya. Pero detected. Yun yung ano eh. So, kanina ko pa siya guys na testing. Pero i-share ko lang sa inyo yung mga missing. Para naman kahit pa paano, na nagte-test kayo. Kasi basic na yun eh. Sabi nga eh, kita nyo na yung walang piyasa. Papalitan nyo na lang. Ayun. Kaya, so ngayon guys, ang nawawalang piyasa dito ay napakarami. Sa may isa sa may IC controller. So, alipin natin yung camera para ma-explain natin ng maayos. Ayan. So, lapit natin. Ayan guys. So, ito siya guys. Ang nawawala siyang piyasa. Kung bibilangin natin, isa dito. Isa, dalawa, so, meron pa dito, tatlo, apat, lima, anim, importante, coil, para sa GPU, anim, pito, walo. Ayan guys, walo yung nawawalang piyasa dito. So ngayon, dahil napansin ko, kompleto yung test point niya. Kompleto ito guys eh, umiinit yung chip. Ibig sabihin, nagkaroon ako ng pag-asa na wari ko'y kaya kong buhayin. Ayan. So, ganun guys. Ngayon, pinalitan natin siya. No? Pinalitan ko na siya ng mga piyesa guys. Ayan. Para itesting natin kung mabubuhay siya. Ayan. Kasi kompleto ang voltages nito eh. Itong isa na ito. Sabi kasi nung may-ari, kung maalin daw nun, kung di sa binadala niya, kung ito ang gumana, di ito daw yung gawin. Ayan. Kaya ito yung ginawa din natin. Ah, ito kasing isa, ay medyo alanganin. Ayan, so ito yung ina natin. Kulang na 6 na piyesa. Ayan. So pakita ko sa inyo yung mga pinalitan natin. So nalagyan ko na siya, guys. Actually basic na ito sa mga ano eh, sa mga marurunong. Pag mga missing parts, ang ano na lang kasi kung pagtsatsagaan ng gagawa. O siyempre nanggaling na kasi sa ibang repair, makatama rin na. Maari kasing ganoon eh. So ayan, guys. Ito yung mga pinalitan natin, guys. Mapapansin niyo. Ayan siya. May mga plugs pa siya, guys. Ayan. Show ko lang sa inyo. Ayan yung mga nawawalang piyasa natin. Ayan. So, ano to, guys? Ba, broken line din. Mapansin nyo, mayroon parang naano doon sa ilalim. Ayan. Kasi broken line siya, guys. Inayos ko na lang din. Ano na kasi ito, eh? Tawag dito. Nahalit na yung mga lines. So, bukod sa anim na piyasa nawawala, broken lines. Ito. Di ngayon, nilagyan ko na lang ng linya yan, guys. Tapos ito. Ayan, napansin nyo, may mga plugs pa siya. Ayan. Tapos yan. Medyo madumi siya. Ayan. So, inayos ko na siya, guys. Tapos dito, may nawawalang resistor. Ibig sabihin, yung resistor na ito, napakalaking ano nito. Ayan, ang resistor na yan. Kasi itong resistor, matik yan, dinadaanan niya ng supply. Pag resistor, nagbababa lang yan ng resistance siya. Ayan. So, kaya napakalaki yan. Wala ito, guys. Missing. Tapos tong coil na to, missing din. So, nilagyan natin ang coil. Yan. Tapos ito, inayos natin itong fuse kasi
kinoroded, tapos itong isa ko roded na nga rin, oh. Wala nang ano. Pero never mind, it's working, nakakapit yan. So, tapos ito, meron mapansin nyo yung, ano dito, voltage controller IC, yung PWM natin. So, ito, may awawala missing yung resistor, mapansin nyo, may flux pa yan guys, hindi ko pa yung nililinis ha. Ayan, so wala yan, nawawala yung parts. So, mapansin nyo, may mga tama dito. Ayan, yung parang binato-bato na ba, or nanggaling na sa basurahan, parang ganun ang nangyari sa GP nito. Tapos ito guys, napakalaga nito. Coil again, pangalawang coil. So isang resistor at pangalawang coil. So nawawala yung coil na ito guys. Napakalaga ng voltage nito. Papunta yan ng GP chip natin sa lalim. So basag na nga siya guys, so mapansin nyo. Ayan o, basag-basag na. Talagang pinaparang ano nga eh. Pinagbabato na itong ano, binato na o nasa basurahan na. Tapos ito nawawala na yan kasi nahalit na rin. Tapos ito, yan nawala na rin yan guys. So, ang ginawa ko, binalik ko lang siya lahat. Yung nawawalang piyesa. Kasi, mas gusto kong i-test. Alam nyo naman, pag ako nagre-repair, so, base sa mga video natin na mga ina-upload ko. Pag ako nagre-repair, guys, ayan, gusto ko, siyempre, kompleto yung voltages. Ayan, pag kompleto kasi yung voltages, mas madaling hanapin yung sira. Hindi ka na nga lalayo eh, kompleto na eh. Diba? Hindi ka na magpapalit ng ibang piyesa. Ang ano na lang nito, kompleto ang voltages, missing parts. Ayan. So, ang pinakamagandang solution lang dyan, missing parts, magpalit tayo ng piyasa. Lagyan natin ng mga piyasa, yung mga missing. Para makaproceed tayo sa next step. Ayan guys, so, atatapos ko lang siyang palitan ng piyasa. Actually, on the off camera na kasi siya, hindi ko na na-show sa inyo. Na ano, kasi nilipat ko lang naman, lipat. So, wala pa tayong ibang ginawa dito. Ayan. Siyempre, tinest ko yan, test point, kaya nga nasabi ko sa inyo. So, kumpleto, kaya ako nilipat. Hindi natin ililipat yung mga pyesa niyan kung hindi ko nakikitaan ng pag-asa. Ayan. So, ngayon, ang next natin gagawin ay itetest natin siya para makita naman ninyo. So, salang na natin siya para makita nyo yung aking sinasabi. Ayan. So, kumpleto yung voltages niya. Ayan, mamaya na natin yung linisin, yung mga flux na yan. So, nasa repairing process pa tayo. So, no need. Hindi pa nga natin sure kung may display o wala. Okay? So, supplyan lang natin siya ng 8-pin. Ngayon, hindi ba natin na-repair yung isa, yung black screen na missing parts. Nalagyan natin. So, mare naman, sumubok sa iba. At least man lang doon sa tatlo na ito, may ma-repair tayo. Ay, di masaya na. Ang may-ari. Siyempre tayo din. Kasi may charge yan eh. Ayan. So, ang gamitin natin ay DBI port. Yan. Natin yan. So, ready natin yung tester para mapakita ko sa inyo. Okay. Tapos, kuha tayo ng clip. Crocodile clip. Para sa voltage testing. Hindi masyado mahirap. Ayan. Okay. So, meron pa siyang ano eh. Konting linisin natin to. Ayan. Doon kasi sa isa nating nare-repair, black screen kasi siya guys. Ang next procedure na doon pag black screen, GPU chip o VRAM or GPU chip. Ngayon, walo kasi yung VRAM noon. I-re-revolve pa siya guys. Kompleto na kasi yung parts na lagay ko na eh. Black screen pa rin. So, tinest ko na yung mga voltages, mga signals. So, wala namang missing connection. Sa black screen kasi siya eh. Kailangan ano siya. Rebull ng bira. Ayan. Ayan guys. So, ma-explain ko lang pala. Kasi marami nagko-comment sa atin sa YouTube channel natin. Sabi ko kasi doon, hindi ako nagre-rebull. Nagre-rebull ng GPU chip. Pero sabi nung isang nanonood sa atin, sabi ko daw, hindi daw nagre-rebull, pero nagre-rebull pala. Naguguluhan siya. Ngayon guys, ganito yan. Marami naman kasing klase ng pagre-rebull. Pwede mag-rebull ng VRAM, ng chip, ng GPU chip. Iba, ang ibig ko sabihin kasi dun sa ating video na hindi tayo nagre-rebull. Hindi tayo nagre-rebull ng GPU chip or any chip na malalaki na mga CPU chip, GPU chip, yan. Hindi ako nagre-rebull. Pero guys, memory, nagre-rebull tayo nyan.
Kasi yung memory kay guys is mayroon naman tayong reboller para sa memory, sa VRAM ng DDR5. Ayan, kaya nagre-reboll ako niyan. Doon lang guys, pero yung ibang chip, wala pa akong stencil, bibili pa rin. Ganun kasi yun eh. Sa GPU chip naman, hindi tayo makapag-reboll nito, hindi ako makapag-reboll. Kasi wala akong machine. Mahal kasi guys yung machine. Yung ano, siguro 100,000 yung machine. So wala akong perang ganun kalaki. Then, madali yung stencil. Madali, pwede naman akong bumili ng stencil nito guys eh. Ang problem kasi yung machine. Yun ang mahal. Hindi kasi kaya to ng hot soldering, ano lang. Anong tawag dito? Yung ganito, hot air. Hindi kasi kaya ng hot air lang. Nasubukan ko na eh. Kasi sunog-sunog na yung ibang piyasa, hindi pa matanggal. So, matigas kasi ito, medyo maraming paa. Kailangan yung mata, magandang ano talaga, naka-focus siya. Tapos pareptang pantay-pantay yung temperature. Yan yung kasing ganun, hot air. So, ikot-ikot mo pa siyang ganyan. Sa maliliit na chip, kaya. Ayan, so na-explain ko lang yung guys dahil may nagtatanong. Naguluhan daw siya eh. Ano ba talaga? Ganyan-ganyan. So, nag-comment sa atin. Ayan, siyempre, na-explain lang. Okay? So, next na tayo. Saan na ba tayo? Okay, magte-test na tayo ng voltage. Yes. So, power on natin siya. So, ilaw naman yan pag nag-power on tayo. Ayan, nag-on. So, mapansin nyo yan. Ayan, kikita nyo ba yung tester natin. May voltage siya. Ayan, present. So, umiinit siya. Lagyan natin ng... Ayan. Tapos, ayan, mapansin nyo. Mayroon 7 volts. So, ayan. 5 volts present. So, ito yung 5 volts na sinasabi ko, guys. And this is 1 volts. And this is 1.8 supply para sa GPU chip and sa VRAM. Ayan, guys. Tapos, nakapitan ko lang yung ano, guys. So, ito, 12 volts. So, coil na ito nandito. Ayan. Para makita nyo, baka kasi mag-encounter kayo ng 1070 na gigabyte. Tapos ito guys is para sa VRAM, 1.3 volts. Ayan, 1.3. Dalawang coil para sa VRAM. Ito ay para sa gates natin. Ayan, 5 volts. Itong ano na to. Ayan. Oops. So namatay, may nakasaksak pala tayong ano, memory tester. So, tanggalin natin namatay. Power on natin siya, power on. So nasa na tayo? Siyempre, ito, open yan kasi may 12 volts tayo. Kasi 12 volts itong nandito eh. Ayan guys, may display pala siya. So, hindi ko napansin kanina. Ayan, mapansin nyo? Okay na siya, may display. Ayan. So, yung parang naging problema nito ay missing ano lang, missing parts. So, hindi ko alam kung doon sa may-ari or technician ba siya or hindi. Ganyan. Kung paano niya dinali or ni-repair itong ano na to, unit. So, ngayon may display na siya, guys. Diba? So, ano lang? Parts ano lang siya? Migration. Parts migration lang. So, nagkaroon siya ng display. Ayan. So, yun lang yung naging ano pala nito. Missing parts lang. Pero napakarami niyang ano, GPU. Ayan, guys. Oh. Dami niya. Pare-parehas. Ayan, oh. Tatlo. 1, 2, 3. Block screen. No power sequence. Complete power sequence. Missing parts, missing parts, missing parts. Lahat missing parts. So, hindi natin alam kung ano naging history pa. Nasalya-salya. Kasi ito, guys, ay may plate sa likod. May plate ito. Pero nung pinadala ng ating customers, ay wala na po siyang plate. Ayan. Ito yung black screen. Kompleto yung piyasa. Ito yung piyasahan natin. Ayan, so ibig sabihin may display siya. Proceed na tayo sa next step. It's testing na siya guys, testing. So ayan guys, assembling ko na lang ito. Then stress test natin. Show ko na lang sa inyo later para hindi na mababa yung video natin. Para hindi mainip yung ating mga viewers. So result na agad. Okay? So, lagyan ko lang yan ng thermal paste, guys. Tapos, isalang ko siya. Stress test. Show ko na lang sa inyo. Later. Okay? Para sa stress test.
So, ito pala. Ito ngayon yung gagamitin kong cooling pan niya. Kaya lang, papalit pa rin siya ng mga thermal pad kasi sira-sira na siya. Ngayon lang yung ano. Ayan. So, kailangan magpalit ng thermal pad. Ayan. Okay. So, show ko later sa stress test natin. Ayan. So, ito na yung ating tini-stress test. Tini-test na games. Tini-test na video card. Nating na-repair. It's working fine na siya. So, nag-games tayo. Oops, lapit nga natin. So, yan. Nag-games lang tayo. So, ito siya, guys. So, timer natin. So, mag 1 hour na ako nag-games. Yan, temperature niya. Sabihin ko na lang, guys, para hindi nyo kasi kita. So, yung gine-repair natin ay NVIDIA GeForce GTX 1070. Gigabyte ang brand niya, guys. Tapos, 808GB ang kanyang video memory. Then, 256 sa kanyang bandwidth. Ang kanyang bit, 256 bit. Then, ang version nito, guys, is... So, na-release siya noong May 30, 2016. Ayan guys, to ang kanyang boost, 1,747 MHz. So ayan guys, temperature niya, GPU temperature natin, umabot lang naman ng 51 degrees Celsius sa games. So all is working fine naman. Ayan. So hindi masyado kita. Ayan, naka-reflect sa lights. Reflect. Ayan. So, okay naman ang games natin. Ayan. Call. Helicopter. Okay. Lusob. Okay. So, tayo. Lusob. So, ganoon na natin. Ayan. Sasabog na. Okay. Laban. So, dito muna tayo sa ground floor. So, tatay natin ang kalaban. Oops. Baby. Okay, may aso, may dog. So, ayan guys. Ayan yung ating na-repair. Okay na siya. It's working fine. Ayan. It's working fine na po. Yung ating na-repair na GPU. Magana na siya ng maayos. So, ito yung ating mga naging donor board. So, pinadala pa yan. Galing Negros Occidental yung ating customer. Sa Dumaguete yata ito or si Palay or sa ano, Bakulod. I think Bakulod guys. Negros Occidental, Bakulod yata ito. So, ang pinaginawa niya sa atin ay yung una na ship na natin na SOTAC, 1078GB na ship na natin pabalik sa kanya. So, okay na daw. Nagagamit na niya. Ayan. So, next, ito naman yung ship natin pabalik papunta sa kanya. So, ayan. So, suki natin yun na customer. Ayan. So, ibabalik na natin papunta sa kanya ulit. So, pag nabayaran niya, si-ship na natin via LBC. So, JNT siya nag-ship eh. Ayan. So, hanggang dito na muli. Guys, magpapaalam na ang inyong lingkod from Workshop Peaks. So, hanggang dito na lang yung ating repairing. Pag-repair ng GPU. So, magkita-kita muli tayo sa susunod na video. Then, para sa mga beginners, sa mga bago sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and comment. So, mag-question lang po kayo dyan sa comment. Then, kung gusto nyo magpagawa po sa akin, so, mayroon naman po dyan description sa ating ina-upload na video sa baba. Nandyan po ang ating Facebook group na mag-message lang po kayo doon para
maano natin lahat yung inyong mga katanungan. Okay? Oh yeah, so hanggang sa muli. See you on my next video. Bye-bye!